So hello mga idol, welcome back sa ating channel ng Life Goes On. Thanks for subscribing my channel and good day po sa inyong lahat. Today's video mga idol, meron tayong isang re-reaction video related ito sa ating kurso dati na ating pinag-aralan. Ito yung restoration ng computer, no? Yung desktop CPU, no? So dito mga idol, papakita ko sa inyo mamaya yung restoration na mga galing kay Restoration 3R, no? Subscribe nyo si Restoration 3R mga idol sa kanyang YouTube channel, no? Pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please naman paki-hit ng join button dito bilang member or subscribe, okay? And click all notification bell, no? Yung ating Facebook, ito. Chat nyo lang ako mga idol kung meron kayong katanungan. Sa ating website, meron tayong website www.lifegoeson.biz, no? Sa mga gustong magtanong, lalo na sa pag-products e-loading, no? Kung magpo-purchase po kayo ng mga software na ating mga ginagamit sa mga programs, meron po tayo dito ang Chat Pro Messenger, Agent Pro Link Builder, SEO, pang SEO yan mga idol, kaya itong online e-loading shop. Yung system nito mga idol ay aking binibenta, no? So pansin nyo na binibenta ko yung system, pwede kayo dito mag-avail, no? So ayan ang ating August ano ngayon? August 20, ano mga idol? Check natin. Yan. Uploading. Okay. So, yung mga gustong magpa-load ay nanyaya ako kayo dito sa ating online e-loading shop. Now, so for today's video, nga pala, introduce ko yung nasa taas sa inyo mga idol. Magandang ano yan, utangan, lalo na sa cash loans, no? Hindi ko kayo tinuturuan na mag-utang na hindi magbabayad, no? Kailangan pag nag-utang kayo, bayaran nyo rin, no? So ito mga idol, si Bill is Blissful Shopping Easy Billing, no? Ay matatagpuan nyo ang kanyang channel dito sa Bill is Easy Billing, no? Pwede kayo dyan mag-loan, no? No? Madali lang dyan mag-loan. Tapos pag nakapag-loan kayo, edi okay yan, no? So balitaan nyo na lang ako kung naging successful ang pag-loan nyo, no? So yan mga idol, abangan nyo ang vlog natin kay Bill is na susunod nito after ng reaction video natin. So tara mga idol, samahan nyo ako. Atin natin himayin itong computer restoration ni Restoration 3R. Let's go! So mga idol, hanap siguro siya ng mauulam. Sa probinsya maganda niya, pipitas-pitas ka lang ng kangkong, mga dahon ng mga sili, kamote, meron ka nang makakain, no? Diba? So, yan ang kagandahan sa probinsya mga idol, no? Shout out sa ating mga nasa probinsya dyan, lalo na sa Bicol region. Shout out sa Sorsogon City, kay mga family ng Polyaro. Shout out sa Marikina at sa Antipolo. Shout out kay mama, kay papa, no? Si papa pala ay wala na, happy anniversary, no? Yan, shout out natin aking mga kapatid. So ito mga idol, yun, may natagpuan siyang takip ng computer desktop. So inahanap niya. Ayan, no? O yun, nakita niya, no? Nakita niya siguro dito ito to, no? So ito mga idol, ituturo sa atin ni Restoration 3R kung paano mag-restore ng mga kalawangin na mga CPU. Paano ito pandarin, ano mga kailangan gamit, no? So kailangan maging isang technician ka, tulad ko, technician ng all around ako mga idol. Pwede ako sa rep aircon, pwede tayo sa audio video ng TV, flat screen, plasma at marami pang iba. So ayan mga idol, let's go. Ayun, oh, nakatapo na lang sa basurahan mga idol, no? Nakatapo na lang, oh, no? Nakatapo sa basurahan. Screenshot ko lang ito mga idol, no? So ilagay natin sa Photoshop. So yung mga gustong mga matuto mag Adobe Photoshop, chat nyo lang ako. Yan, oh. Turo ko sa inyo paano ang diskarte.
ng pag-thumbnail editing. So, ayan o. Palubog sa tubig, mga idol. So, kinuha niya ngayon. So, maputi. Tapos, ang daming dumi. So, hulaan natin mamaya kung anong unit ito, ano. May dala siyang kangkong. O, panggigisa niya siguro yan, mga idol. Tapos, panluluto niya, no. Tapos, dala-dala niya yung CPU, yung takip, tsaka yung CPU, yung desktop, I mean, no. Tapos, ano-ano na siya, burubaliko na. So, ayan, ginawa niya, inugasan niya ng tubig. So, mga idol, teka. Dito sa, marami magtatanong sa inyo, kailangan ba talagang basain ang ganitong unit na siyempre dumadaloy ang kuryente? Ang sagot po dyan, mga idol, yes. Oh, basta yung mga parts, hindi pa rin siya corroded, no? Yung what I mean ng corroded, yung may mga rusty, yung mga halawang na, tapos may yung mga capacitor nagputukan na, may mga bloat na, bloated, tapos yung mga IC, mga resistor kalawang na, yun ang hindi pwede. So, pag kayo'y magja-junk ng mga ganito at makita nyo sa mga kalsada, makita kang ganito at nakita mong ayos pa ang kanyang itsura, pwede pa yan, pwede pang i-restore. Pero pag yung mga kalawang ina, depende yun sa magre-restore, mga idol, kasi merong nagre-restore na kaya niyang palitan lahat ng mga parts, no? Yung mga parts, no? Shoutout natin ang ating mga idol dyan, mga Ghost Hunters, no? So, ayan, mga idol, inugasan niya, no? So, ito yung likod ng motherboard. Ito yung casing. Ito yung mga kable. Ito yung power supply, hard drive, kompleto. May DVD-ROM. So, ito, nung nakuha nasa Maynila, nasa PC Express, sa Gilmore. Ayan, no, yung video card, mga idol. No? Mga idol, video card. Tapos, ano pang parts ito, yung cooling fan ng CPU, memory, kompleto pa siya nung nakuha niya. Ginawa niya, mga idol, hinugasan niya. So, ang first step, ugasan talaga. Kasi syempre, kalawangin, maraming dumi, putik. Nagsama-sama na yun, mga idol, putik, mga ihi or mga tae, mga kung ano-ano, mga dumi ng nasa tubig, no? So, ayan. After niyang inugasan, binomba niya ng tubig. Ang susunod niyang gagawin, papanoorin natin. Mga idol, yung gusto mong umutang dyan sa bill is maganda dyan. 30 mil pataas, pwede kang umutang. Okay? So, ayan. So, first step, mga idol, gagawin niya. Second step na pala ito. Ayan. Pinatuyo niya, no? Unang step, yung binusan niya ng tubig, di pa niya sinasabunan, no? Second, ayan, pinatuyo niya. So, next step, ayan, may mga kalawang. Next step niya, mga idol, yan, pinatuyo niya nga, second. Pangatlong step niyan, ay yung pagkakalas, no? Kakalasin niya yan, mga idol, no? Actually, assembly lang naman yan, basic troubleshooting. Yan, tinanggal niya yung ng chassis. Ayan, yung cord ng power supply. Part section. Ito naman yung casing, yung sa ibabaw, tinanggal niya. Tinanggal niya yung tornilyo. No. So ito, yung bawat parts, mga idol, ipapakita ko sa inyo paano yung mga tinatanggal niya. Ito naman yung DVD-ROM. No. So ayan, grabe yung putik. So, mga idol, ay reaction video natin na nanggaling kay Restoration 3R, ano? So, subscribe nyo siya, mga idol. So, ayan, tinanggal niya, hard drive. SSD. No? Kasama yung SSD, oh. May SSD, tsaka may hard disk drive, HDD. Anong kaiba ng hard disk drive, ang hawak niya sa HDD? Mas maliit na kasi ang SSD, no? So, mas 3 times or mas mabilis pa, faster, ang SSD. So, ayan, yun yung mga port yun ng USB, oh, tinanggal niya. Okay? So, mga kable. Ito, mga idol, ang sunod niyang tinatanggal dito ay yung mga power supply plugs, no? Ito yung sa magmumula sa power supply section ng EBR, no?
Kasi ang EBR natin mga idol, nagsusupply yan ng 12 volts sa bawat section. Ano, sa hard drive, sa video card, sa mga motherboard. Ayan. Ayan ang ginagawa niya mga idol, video card na yan. Video card ang kanyang tinanggal. No? Inisa-isa. Okay? So, sana maintindihan niyo yung sinasabi ko dito sa ating channel. Iniisa-isa ko sa inyo. Yan ang tinatanggal na niya ay motherboard. No? Motherboard section. Okay? So, ayan. Tinanggal niya yung kable, memory. Ayan yung green. Itong part, green memory. Oh, memory. Oh. Ang pagtanggal niya mga idol, magkabilaan lang. Push button mo lang. Ito ang sunod. Ang kanyang tinatanggal ay processor. Pan. CPU pan. So, ayan ang CPU, mga idol. Sa ilalim may thermal take phase. Yung kulay gray, oh. No? Nilalagyan niya para hindi masyadong mainit. Uminit. So, next step, ginawa niya, mga idol, pang-apat. Nilagay niya, nilublob niya sa sabon. Oh, tubig ang kailangan pare. Oh, lagyan niya. Ganda pala ng ano, motherboard niya. Ang pangalan ay Pentagon. Pentagon series. Ito yung mga motherboard mga idol na ginagamit sa gaming. AMD, ano? Usually AMD ito. AMD. Dalawa ang ating AMD. AMD Duron, dati Duron 'yon na, ngayon naging Sempron. Tapos yung sumunod niyan na series yung AMD Athlon. No? Baka Athlon ito mga idol. No, panoorin natin. So ito ang video card. So kakalasin niya rin. Puro putik mga idol, no? So ano nga mga idol, no? I-cut ko muna ito bago ako nagsasalita dito. Yung nakuha niyang CPU mga idol, tingin ko kung ito'y totoo, ha? Reaction ko lang. Para itong sinadya na nilagyan lang kasi may mga putik, oh. Tapos tingin ko yung mga ano mga idol, yung board niya, oh, bagong-bago pa. So possible na ito yung inilublob niya lang. Tapos pagkalublob niya, parang siyempre magbibideo siya. This is just a video, no? Na restoration nga. Alam mo nag-million views ito mga idol, no? Pero tingin ko hindi ito ang natural na yung bagang talagang mapunta ka sa junk shop or sa mga na makikita mo, no? Kasi dito nakita ko kaunti lang kanyang na-repair. So kung talaga magaling na repairman ito sa TNC Restoration 3R, ay hindi lang yan ang i-repair niya kundi yung mga components. What I mean by components, the electronics parts under the board, okay? Or over the board. Okay, ang tinatanggal niya mga idol ay video card na. So ayun, tinanggal niya, may dalawang pan, ito yung board. Okay. Sana nasusundan niyo ako mga idol, tinanggal niya yung case doon, oh, sa likod. Pinagkakapitan sa casing. So ayan. Next, tinanggal niya yung mga nakapakat na pandikit sa CPU pan. Okay? Okay. So ayan, sana nasundan niyo ako mga idol, how to restore this computer desktop. No? So kinalas niya. Disassembly ang tawag diyan. Tapos mamaya assembly naman. So ito yung pan ng video card. Bakit kailangan ng pan ng video card mga idol? Kasi ito kasing mga video card na matataas ang graphics resolution ay nangangailangan niya ng pan para hindi siya masunog yung mga CPU IC, no? Ano ibig sabihin CPU? Central Processing Unit, no? So ayan ang CPU sa gitna, nilalagyan niya ng thermal tape tapos pan para hindi siya uminit, no? So, chichikin mo yung mga components mga idol. Oh, ayan oh, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na parang bago pa siya, no? Bakit kaya kailangan itapon ito? No? Bakit kailangan itapon? Samantalang makikita mo naman dito sa itsura pa lang na bagong-bago ang motherboard, yung video card, no? Oh, 'yun. So, ang ginawa niya mga idol, ilagay niya sa dry parang oven, no, para maano yung init. Ang iba mga idol ginagawa diyan tulad ko, no, ako'y technician ng mga board ng TV o kaya yung mga ganyang board, binibilad ko yan sa araw kumapagkahugas. Pwede diyan yung sabon ng Joy, no, mas maganda ang gamitin yung Joy na ginagamit sa pinggan. Makintab yun mga idol,
No? Sa kanya kasi powder ang ginamit niya dito. So, ayan. Pansin nyo yung case. May iba-iba siyang klase ng brush. Sa pagbabrush mga idol, tip ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng brush na matigas. Kasi baka mamaya magkataranggal yung mga components. Yung mga capacitor, resistor, mga dia, triac, no? CPU, yung mga paan ng CPU. Pag nakita nyo yung mga corroded ng mga paan ng CPU mga idol, hindi na pwede yan gawin. No? So, yung ginagawa nyo mga idol ay pinipinturahan nyo yung casing ng video card. No? Gamit niya yan mga ano, mga Pylox, yung pang ano, mga spray paint, no? So ito binabad naman niya. Oh, ito, bakit binabad niya ang case? Para matanggal ang pintura, no? So merong solution yan. May solution yung tubig niya para matanggal ang pintura. So napansin niyo, nag-itim, natanggal ang kanyang pintura, no? So natanggal ang pintura ng desktop casing, okay? Oh, yan. Oh, parang bago pa talaga siya mga idol, oh. Konti lang ang kalawang. Pansin nyo. Oh. So binomba niya ng tubig. Oh. So ang ganitong klaseng pagbubomba, alam ko nang gagawin niya dito. Kaya niya 'yan binomba at inilinisan ay pipintura niya 'yan ng bago. So pwede 'yan, pwede. Pwede na. So matagal din ako naging technician ng ano ng mga ganitong mga klase ng desktop, no. Nung ako ay nasa Gilmore, 'yan paborito kong binibilan yung Gilmore diyan sa Manila, PC Express, PC Gilmore, no? Kasi mura lang ang mga ano diyan, mga parts. Ginagawa ko, ina-assemble ko siya parts by parts tapos binibenta ko. Okay? So 'yun mga idol, no. So ayan, ang ginagawa niya binabrush niya para kumintab ang ano CPU. Okay? Oh, ayan oh. Para putik lang talaga siya oh. No? Oh, ayan na yung ano final output mga idol, ang ganda. So pipinturahan niya. Okay? So ang ginagawa niya dito mga idol is the case, no? Case. So stop ko muna. Forward natin dito 1116. Oh, ayan oh. Lilublob niya yan sa tubig na may ano solution para matanggal ang pintura. No? So pagpatuloy natin. So mga idol, disclaimer ko, no, ang pagre-reaction video ng ganito ay hindi man masama sa YouTube kasi pinapayagan niya ng YouTube na mag-reaction tayo para naman matutunan natin yung mga bagay na katulad nito sa pag-assemble ng mga restoration. Yung mga bawa, nakakita ka sa junk shop ng maganda-ganda pang unit ng desktop or ano, paano mo siya re-repair. So yan ay ating challenge sa ating buhay, no, na di sa lahat ng pagkakataon meron tayong pera, no, parati tayong iisipin na magtipid. Okay, so ayan, pininturahan niya mga idol. So silver ang kulay, no. So yan, ganyan lang. Ito mga idol, itong part na may parang butas dun sa may ano, sa may bandang ano ng body ng cover. Yun ay mga idol ay nilalagyan nyo ng pan, no. Ano ang pan na inilalagay doon? Yung dalawa ang klase ng pan diyan mga idol, yung pahigop tsaka yung palabas. Dalawa, yung nasa gilid ay pahigop 'yon. Meron dito sa may malapit sa may EBR power supply, no, automatic voltage regulator, palabas naman, no. So pagpasok ng hangin, ilalabas niya. Hindi pwedeng puro pasok tapos wala, nag-iano lang sa loob, yung ikot lang yung hangin. Nandun pa rin yung init, nag-ikot-ikot doon. Ang ginagawa natin diyan ay pinalalabas din natin. Pagpasok ng hangin na malamig, ilalabas niya. Okay, ganun, no? So ito na mga idol, oh, tapos na ang motherboard, ang linis-linis, no. Tinanggal niya ang CPU, Central Processing Unit. Yung CPU mga idol, automatic 'yan, ano 'yan, AMD Athlon 'yan mga idol. Ganun 'yan lang ang pag swipe ng ano ng CPU, ano. Okay, no? Okay, yung tinanggal din niya yung battery. So dito mga idol, magte-testing siya. Ayun, yung pinindot niya ng screwdriver, yun yung on. Marami tayo kasing klase dyan, okay? So teka,
Patayin ko muna yan. Ito yun o. Yung pagpindot niya dito sa gilid, meron yung tinatawag na PS on, PS reset, yung reset, tapos power off button. Yan, yan mga yan. PS on, power switch, tapos reset, tapos HDD LED. Ano yung HDD LED? Hard disk LED. Ibig sabihin, pag nagbabasa ang hard drive, nag-iilaw yung kulay dilaw. No? HDD LED ang tawag doon. Okay, so yan. Dito yung makitatagpuan mga idol sa gilid. Sa gilid nitong mga slots ng motherboard. Okay? So ayun. Gumana, ano? Inon niya, tapos inop niya. So, ibig sabihin, okay pa yung system. Ayos pa yung motherboard. So dito, kinabit naman niya. Dinirektan niya muna yun mga idol sa board yung video card. Ngayon naman, kakabit niya ngayon yung video card na separate. Ang tawag dyan, separate. Separate video card. So ayun, di umandar Umaandar ang CPU pero walang display. Ang tawag dyan mga idol ay dead set. So nang ginawa niya mga idol, nag-tester siya. Gumamit siya ng multi-tester, no? Kinabit niya sa ground yung isang paa ng block. Tapos yung positive, tinester niya kung may continuity. Ano ang continuity mga idol? Ang continuity ay yung daloy ng kuryente sa times 10 R or times 10 resistance. No, wala. Dead set. So, nahuli niya na kung saan ang sira, tatanggalin niya. Ito mga idol, ang part naman na ito ay hot air. O, ano ang hot air? Magtatanong kayo. Ginagamit yan sa mga cellphone. O, umiinit ang CPU. Ibig sabihin, hindi nagtutuloy. Ang hot air mga idol, ginagamit yan sa pagtanggal ng mga IC. Okay? Alam nyo na. Now you know. So, ayan. O, nagtutunog. Walang ibig sabihin, walang continuity. Ay, may continuity yun. Pag may tunog. So, ito monitor to mga idol. Ano? O, ayan mga idol. Tingnan mo. Hinat air niya na. Umuusok. So, meron yan temperature reading. No? Hindi pwede na puro hot air ng hot air. Baka mamaya nasunog yung board. No? Yung hindi pala board yung IC. Or yung mga parts. Kasi pag nasobrahan yan ng init, possible na mag-open or masira yung IC or mga components. Ito mga idol, ano naman itong tawag doon sa parang tusok-tusok? Ang tawag yung mga idol, tweezer. Gumagamit siya ng tweezer para hawakan yung IC. Hindi pwede na kamay mo ihawak mo dyan kasi mainit na mainit yan mga idol. No? So, sana na may natutunan kayo sa ating pagre-reaction dito. Please subscribe my channel. No? Please subscribe, like, share. Okay? So, ayan mga idol. Oh. Ito yung CPU. CPU yun mga idol. Ayan, tinetester niya na ngayon kung may continuity itong IC na ito. Wala. Oh. So, ibig sabihin yan mga idol, sira ito. Sira. Naghanap siya siguro ng panibago. Oh, yan, hinat air niya na. Yun, ano tawag dyan mga idol? Parang nagtutubig naman yan. Ang tawag dyan ay flux. Ginagamit ang flux para lumambot, no? Yung soldering lid. No, ito, ang ganda, oh. Ang ganda ng kanyang lagayan ng paminta. Ay, hindi niya, hindi yan lagayan ng paminta. Ang tawag dyan mga idol ay thinner, no? Oh, yung thinner 'yon para panlinis. Okay? Okay? Okay, so yan, kinabit na naman niya. Kinabit niya. O, titesterin. Okay, o, tingnan natin kung gagana. O, tingnan natin. O, yun, nag-open, mga idol. Yun, BIOS, pumunta sa baba. Windows XP pala ito, mga idol. Mababa pa ito. Pero, ang bilis. Ang bilis ng response ng CPU, no? Okay? Ng kanyang assemble desktop computer. So, ano ang susunod niyang gagawin? Abangan natin. So, yun mga idol. Ito si Restoration 3R mga idol ay umani ito ng 1.7 million views. No? Subscribe niyo siya and please watch this video na reaction video niya mga idol. Para naman makatulong tayo kay Restoration 3R. Okay? So, ayan. O ito, binabad naman niya ito. Ano ang purpose pagbabad niya mga idol? The purpose, ang tawag dyan heatsink. Heatsink ang tawag dyan. Okay?
So binabad niya yan para matanggal ang mga kalakalawang at mga kung ano-ano pa. Okay? Ayan. Yung brown na yun mga idol, yan ang contact sa gitna na nilalagyan ng thermal take base. Okay? So, ayan, tapos na. Ang susunod niyang gagawin ay ikakabit na niya yan. Okay? So ang ganda na ang pagkakapintura niya mga idol. Inabit niya na yung pan, dalawang pan ng CPU ng video card. Bakit dalawa yan mga idol? Kasi kapag uminit ang video card, mataas ang temperatura na kanyang pinoproduce. Kasi nga, umataas ang resolution na hinihingi ng video, ay yan naman ay magkakaroon ng epekto sa board. No? So, ayan mga idol. Ini-screw niya na. Okay? So, kinakabit niya na yung heatsink. So ito, copper yan mga idol, no? Oh, yan oh, yung ano, yung gitna. Yan ang pagdidikit ng thermal take base, no? Ang ginagawa niya dito mga idol is ini-screw niya na, okay? So dinidikit niya na. Oh, ito naman double adhesive na gamit yan para dumikit yung pan. Hindi matanggal sa pagkaka dikit. Okay, so ito, yung likuran na tinanggal niya, ikinabit na rin niya. So, ang tawag niya mga idol, assembly, tsaka disassembly of desktop computer. So, sa may mga tanong mga idol, kung paano, ayan, may thermal take paste mga idol, nilalagyan niya na. Comment below lang mga idol, no? Kasi sasagutin ko yung mga tanong niyo kung paano, paano gawin mga ganitong mga troubleshooting, no? Process. So ito dito mga idol, ilalagay naman niya yung cable ng pan, no? Power supply, positive negative pa, no? So ayan, ito makita mo itong gold rust na ito. Iyan yung slot sa ID slot para siya ay magkaroon ng connecta papunta sa motherboard. Okay? So dito mga idol, stop ko muna ha. Kung gusto niyo na magkaroon ng restoration, bawa punta kayo sa junk shop. Dati kasi ako ay technician, ang ginagawa ko noon, para ako ay kumita, ang gagawin ko, pupunta akong junk shop, maghahanap ako doon ng mga scrap, no? What do you mean by scrap? Scrap is the components, mga bagay na pwede pang gamitin, lalo na sa electronics, yung board ng TV, flyback, oh, yan, yung mga motherboard nitong mga desktop, no? Related electronics, no? Na mapapakinabangan pa. Okay? Sa electric pan, no, ayos pang motor. Okay? Sa sunod na nating vlog mga idol, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-rewind ng motor ng electric pan. Okay? So ito na, pagpatuloy na natin. So ini-screw niya na mga idol. Okay? Magtanong lang kayo diyan sa baba mga idol kung halimbawa hindi niyo naintindihan at papaliwanag natin nang mabuti. Ayan oh, nakita mo ang ganda ng kanyang case, ano? Color of red and deep blue color. Oh, ganda no ng video card. Grabe. Oh. Kung tatanungin niyo sa akin kung anong model ito, nandiyan sa link description sa baba ang kanyang video card model. Okay, ito yung back case ng kanyang desktop mga idol, no? Back case naman 'yon. Okay? O, yan. So, ang combination ng kanyang magiging CPU ngayon is a combination of red, silver, and black. Okay? So, it's time to assemble. So, ito ang gagawin niya ng mga idol. Assembly niya na yan. No? So, yan. Ang gagawin niya, assembly niya na ang unit. So, yan. Nandiyan na yung, ito mga idol, ang DVD-ROM. Ang hard drive, SSD, HDD or hard disk drive and SSD, tapos yung mga kable, yung LAN, yung power on button, cables, yan, switches, oh. Okay, yung motherboard, ano pa, memory, kompleto, okay. So ayun, kinabit niya na yung front panel, ang tawag dyan front panel ng kanyang desktop.
Okay, parang bagong-bago na rin talaga, oh. O yun mga idol, yung kinabit niyang sunod ay yung ano yun, yung DVD. So dito sa video niya mga idol, di niya pinakita kung paano binuksan pa ba niya yung DVD-ROM o hindi na. So nakita natin dito, hindi na niya binuksan. Nilinis lang niya siguro. It's either na may tubig pa rin ang laman nun, no? So ayan, ang CPU nilagyan na ng thermal take paste. Tapos ito yung support ng kanyang pan. So, pansin ko dito mga idol, parang pinalitan yata yung pan. No? Bago na yung pan ay. Umiinaw. Backward ko nga muna, 2201, no? Check natin kung nagpalit siya ng pan, ano, mga idol. Check natin. Oo, mga idol, nagpalit nga siya, oh. Iba yung dating pan, oh. Kasi nyo, kulay black. Tapos dito sa bago, 22... Ayan o. Iba na siya. Okay? Okay, so ayan o. Forward natin, forward. O, iba? Iba na? O, iba na ang pan. Bumili siguro siya ng bagong pan. Okay, siguro yung pan hindi na umandar. Ay, hindi. Umandar kanina yun. Nakita ko. Nakita ko sa ano niya. Kaya lang mas gusto niya siguro yung mas maganda ang yung, ano, ang output, no? Mas maganda yung output. So ayan, nilagay niya uli yung monitor para for testing. Okay? So ayan, tingnan natin. Pero bagay mga idol, post ko muna. Ito yung kable ng monitor, Lenovo. Pentagon ang kanyang CPU, ano? Gawa sa Acer. Ito ang EBR, automatic voltage regulator, supply. Magsusupply doon sa board. Yung may IDE cable para sa hard drive, HDD, SDD, memory, CPU, fan, at ano pa, yan o, yung SSD. Okay, so panoorin natin. So, ang ginawa niya mga idol, dinirekta niya muna doon sa motherboard video. No? Motherboard video yun mga idol ay. O yun, gumagana pa rin ang motherboard video ng motherboard. O. Ang tawag doon mga idol ay onboard video card. Onboard ha. O ito SSD niya, pinalitan niya muna yung ano, yung SSD drive para makatesting siya. So ayun, na testing nga yung kanyang sariling SSD drive. So ayun, pinakita niya ang processor. Ayun oh, sa gitna. So paano mag-check ng processor mga idol? Ito sasabihin ko sa inyo, DX Dayag. Type nyo dyan sa inyong mga CPU, Windows operating system, Window R, tapos lagay nyo DX Dayag, ano? O kaya lagay nyo Reg Editor, no? Reg Edit, okay? So ayan, play natin. Ganun mag-test. Okay, so ngayon ang gagawin niyan, total na test niya na gumagana naman ah. No? Gumagana naman ah, ayan. Ay kanya naman niyang ilalagyan ng cable tie. So ano ang cable tie? Ayan. Okay, so kinobera na niya. Ang ganda ng kulay, no? Red and black and silver. So yun o, may pan yun, no? Yung pan na yun, pwede yun lagyan ng pan na ganitong auxiliary pan ang tawag doon. External auxiliary pan. Okay? So dito sa gilid, type ko muna, back pakita ko sa inyo. So ito, dito, nilalagyan ng pan yan, no, mga idol. Oh. Ang tawag dyan, palabas ang pan. Dito naman sa kabila, pahigop, no? Pahigop. Okay? Ayan, kinabit na niya yung video card. Dalawa kasi yung video card nito mga idol. I-disable lang niya sa BIOS or basic input output yung BIOS para sa onboard video card at separate video card. Gumamit siya ng separate kasi nga pang gaming ito, no, itong CPU. So summary natin mga idol. Okay, ito kasing CPU na ito, kaya siguro ito tinapon kasi wala na siyang display. Ang talagang sira nito, no display, no? Ang hindi niya alam na ang problema lang nito
na CPU na ito ay sa video card, no? Kaya niya hininang kanina. Pansin nyo, 2412, atin na natin, ah. Oh. Nagsagawa siya ng paghihinang, ayan, no? Oh, nag-uusok, oh. Oh, hinihinang niya yung IC. Oh, kasi nagtikala na at may mga short. Oh, okay? So, ayan, 2212 tayo. Ayan. So, ayan mga idol, umandar na, no? Oh, diniretso na dyan sa external separate video card. Oh, tinesting niya ngayon yung properties nito, kung anong ang bilis. So, ayun, pinix niya na, naglagay na nga siya ng cable tie. Re-reback ko lang mga idol. Okay? So, ayan, nagkabit na siya ng cable tie. Okay? So, ang ano natin, ang reaction video natin dito mga idol, kung i-rate ko ito 1:100, ang paggawa ni Restoration 3R dito ay nasa 98%. Napulido ang ganyang gawa. Pero within doon sa paglalagay ng mga components, halimbawa may mga sira, ay marirate ko lang siya ng sa 1 to 5 ay mga 2.5 lang, kasi hindi man siya naghinang dito ng marami or nag-solder, no? Kasi pansin ko, mabago pa yung board, eh, bago pa. Pero kung ito'y masyado ng kalawangin, possible mga idol, di niya na ito i-restore, no? Kasi bibili na lang siya ng motherboard kung pares lang naman ang presyo, no? Ayun, no? So, nandun na siya sa separate video card naglagay. Okay? Oh. Okay? So, ang recommendation ko dito mga idol, ayan, pinandar niya, ayun, nangyari. Para hindi gumana, oh, no display. Oh, binalik niya, tinanggal niya uli ang video card. Bakit? Merong slot dyan na hindi nagdidikit. So, anong gagawin niya? Ayan. Hmm. Tsaka, pinix na rin niya pala. Oh. Oh, pinix niya. Okay? So, ayan, pinindot niya. Tinanggal niya muna, hiniwalay niya para matesting. Oh, ayan, gumana. Okay? Gumana mga idol. Oh, yun. Anong ginawa niya dito sa IDE slot? Inano niya ng tweezer, no? Tweezer ba 'yan? Oo. Inislide niya kasi baka may mga nakatapal doon, no? Kaya hindi nagdidikit yung slot, no? Yung IDE slot. So ayan, testing. So ayun, yung nilagay niya, supply 'yun ng video card, no? Supply. Baka mamali kayo mga idol, magputukan niya. So ayan mga idol, tapos na. Very good, ano? So, ito mga idol, hindi niya lang dito pinakita yung front na cover. Ang may dadagdag ko dito, yung front na cover, nilagyan niya yan ng auxiliary pan. Meron nabibiling auxiliary pan din mga idol na may mga ilaw na ganyan, eh, para pampaganda ng tawag dyan? Itsura ng CPU, no? Meron nga ako nakikita mga idol na mga desktop, mga aquarium ang dating, no? Aquarium, depende. Diablo, gumana siya ng Diablo, gumagamit siya ng Diablo na tawag dito, mga games, no? So ayan, hanggang dito na lang ating video mga idol, di ko na to didiretso kasi nakita nyo naman kung paano ginawa, no? So sana mga idol, may natutunan kayo ngayon sa paggawa ng isang desktop, lalo na sa pag-restore. No, sa mga bago rin, pwede rin nyo rin gawin yan, bili kayo parts by parts tsaka assemble nyo. Basta compatible yung bibili nyo, no? Hindi pwede yung bili kayo ng bili, di nyo alam ang compatibility. Kung hindi nyo alam, research kayo sa Google or dito sa ating sa ating channel, comment nyo dyan sa baba. Mga idol, abangan nyo ang ating video dito. Pag marami ang mag-comment dito mga idol, ay susunod na video ng ating Bell East Shopping ay ating i-spin para 100 pesos manalo. Okay? So, salamat sa inyong panonood and God bless you all. Bye-bye.